Hi guys, welcome back again. Last meeting, pinag-aralan natin kung anong iba't ibang data types at paano gumawa ng mga variables at paano i-declare ito at mag-initialize. Nalaman din natin kung paano gumamit ng static class at constant. So ngayon ay pag-aralin pa natin siya, yung static class, anong gamit niya. So, kung napapansin nyo, mayroon ako ditong ginawang program. Ayan. Dito, nag-declare ako ng variables. At nag-initialize din ako dito ng variables dito. So, napansin nyo, itong first num natin at second num natin ay integer. Tapos yung z natin ay name, variable name siya ng double. At yung char naman ay ch. Itong string naman, ang variable name niya ay name. Tapos, at don't forget guys, kapag tayo ay nag-create ng string, ay meron tayong nilalagay dito sa pinakataas o yung header file niya. Don't forget yan. Pag nag-create tayo na o nag-declare tayo ng string na data type, kailangan natin maglagay dito sa header file. Ayan. Next, nag-initialize tayo ng variables at nag-assign tayo ng value. So, sa first num, nag-assign ako ng 4. Tapos, sa second num, ito, 2 times first num plus 6. So, nag-assign ako dito ng, gumawa ako dito ng operation. At ang sagot dito sa operation ay masa-store o ma-assign dito sa second num natin na variable num. Yan, sa second num na variable. Tapos, sa z naman, ito yung operation ko. So, kung ano yung sagot dito is ma-assign sa z. Kasi nga, di ba, yung mga equal sign yan is assignment statement yan o assignment operator. Ito. Tapos, itong a na letter ay masa-store sa ating variable na ch, yan. Tapos gumawa din ako ng cn. Alam naman natin ang gamit ng cn at ang gamit ng cn ay para mag-input, no? Ginagamit ito para mag-input yung ating user. In-input ng user ay masa-store dito sa second num na variable natin. Tapos gumawa ulit ako ng cn. Yan, ito masa-store din sa z na variable natin, which is the double, yan. Tapos yung first num natin, ito nag gumawa din ako dito ng yan statement. So 2 times second num plus static class int z. Ayan. Kung napansin nyo, gumamit ako ng plus static class int z kasi nga itong operation na to ay una-una ay i-convert muna itong static class natin, di ba? Kasi alam naman natin ang static class na gamit ay i-convert niya yung laman ng o yung value ito. Kung ano yung value niya, halimbawa is double of floating point numbers, mga floating point numbers, i-convert niya to int value. Ayun. Tapos, ito na. Kung na-convert na yan, so, 2 times second num. Ito yung operation natin. Yan. So, kung ano yung in-input niya dito, halimbawa, sa cn is 16.0, i-convert niya to 16. Na, 16 na ito. Yan. Tapos dito sa CN naman is mag-i-input siya yung user. Tapos masa-store sa variable na name natin. Tapos gumawa din ulit ako dito. Yan, na assignment statement. Yun sa second num plus 1. Ang sagot dito daw sa second num natin ay ipa-plus 1 siya yung value nito. Tapos i-assign dito sa ating second num. Tapos sa cn naman, yan,
ch, mag-input si user ng ch, halimbawa id, masa-store dito, ayun. Tapos first num, yan, first num plus static as int ch, dito naman ay masa-store yung, ayun, dito, yung operation natin dito, dito naman ay yung ch na character natin, i-convert niya to int value, tapos yun na, ipa-plus niya na yung first num natin, plus yung kinonvert na ch. Halimbawa, yung ch mo ay d, kinonvert niya to int, ayan, halimbawa 0, ganon. Yun, first num plus 0, sample lang yun ah, yun, magiging, kuha na siya, yun yung answer dito. Tapos yung first num minus z, ayan, kung ano yung result dito, is mapupunta siya dito sa z. Ayan, so, tingnan natin yung result. So, pwede pala tayo maglagay na lang tayo dito ng, para makita nyo yung result ng cout. Kasi puro cin na lang eh. Ayan. Dito, maglalagay tayo ng or i-display natin yung first num para makita nyo lang yung sinasabi ko. Second num. Tapos, z. Tapos, ch. Ayan. First num, second num, z, ch, name. Kapag magdi-display ito, diba, is pan siya dikit-dikit. Kaya maglalagay tayo dito ng tab. Ayan. Tapos dito, lagay ulit tayo ng tab. Ayan. Tab to ha yung symbol niya. Slash, backslash, tapos t. Ayan. Tawag dyan ay escape sequence. Ayan. Tapos dito. Ayan. Oops. Kalimutan ko dito. Dapat may yung ganyan. Ayan. Let's try another the program. Yun. Gumana na. So, halimbawa, ay nag-input ako ng number. So, ito na yun ha. San tayo? Ito sa CN. Second num. Nag-input tayo ng 8. Halimbawa. Okay. Yan. 8. Tapos, saan na? Sa CN naman, nag-input tayo ng floating point number. So, halimbawa, 16.3. Yan. Tapos dito, sa CN name, nag-input ako ng name na Jenny. Ayan. Tapos dito sa CN, sa CH, nag-input ako ng D. Yan. Ito ay masa-store sa ating mga variables. So, si 8, masa-store to kay second num. Tapos, si 16.3, masa-store to kay Z. Si Jenny naman, masa-store sa variable natin na name. Tapos yung D, masa-store sa variable natin na CH. Ayan. Kaya, once na pindot ko ito, so, ito na yung magiging sagot. So, 1 on dead. Ito ay kay first num, diba? Ito kasi yung output natin. Ayan, wait lang. Dito natin to. Para makita nyo lang. So, first num, 100, yung value niya na. The second num is 9. Tapos si Z ay 83.7. Tapos si CH ay D. Tapos si name ay Jenny. Ayan. So, nagkaroon na siya ng value. Napalitan yung value natin na dineclare or yan, dineclare natin kanina. So, ganyan lang yung simpleng
pag-execute at pag-perform ng mga variables sa C++. No? Ito yung parang combination na lahat. So, kung gusto niyo malaman yung nasa store na mga values sa inyong variables, ay mas maganda na gumagamit tayo ng walkthrough para alam natin yung pumapasok dito kung ano na yung variable or sunod-sunod na pag-execute ng inyong statements sa ginawa niyong program. Ayan, ito yung example natin kanina, yung ginawa nating program. Tapos, at ito yung in-enter ko kanina, diba? H, 16.3, Jenny, at D. Tapos, suppose that the following statements execute in the order given. Ayan. Halimbawa, ito yung line number natin. So, linagyan ko na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 11 to 12. Ayan. Ito na yung mga statements natin. Ayan. So, ito yung gagamitin nating walkthrough. May explanation na yan. At ito, after the statement. So, sa line 1 natin, di ba nag-declare tayo ng variable at nag-initial tayo. Tapos, nag-assign tayo ng value na 4. So, sa variable natin na first num ay mag-store na siya ng 4 o nagkaroon na siya ng value na 4. Yan. Tapos, sa second line, yan, meron tayong operation dito na 2 times first num plus 6. So, alam naman natin yung first num natin na value ay 4. So, 2 times 4 plus 6 ay 14. So, ma-assign yung value mo dito sa second num. So, nagkaroon na tayo ng value sa second num na 14. Sa third naman, ayan, first num plus 1. So, alam natin yung first num, di ba, is 4. 4 plus 1, ayun. Siyempre, 5 divided by 2.0. Ano na yung magiging sagot? So, 2.5. Tapos, i-store naman na ito sa ating variable na z, na ang data type niya ay double. So, ito na. 2.5. Ayan, na-store na siya dito. May value na yung z natin. Tapos, sa 4, ayan, CHA, sabi, ang value niya ay A. So, ito na yung value ng CH natin, A. Nag-store na siya ng value. Tapos, dito sa 5, sa line 5, si user ay mag-input siya dito ng halimbawa number, at ito ay ma-store sa ating second num na ang data type niya ay integer. Ito. Tama? So, halimbawa, nag-enter ako ng number na 8. So, maging 8 yung laman ng second num natin. At papalitan niya na yung laman natin 14 dati ng bago. I-modify niya. So, magiging 8 na. Tapos, yung sa number 6 naman ay CNZ. So, mag-input ulit si user. Halimbawa, ang in-input ni user sa keyboard ay 16.3. Yan, i-read yun. Tapos, i-store yun doon sa ating variable na Z. Z yung variable name. Tapos, i-replace niya yung dati mong value. Di ba ang value dati natin is 2.5. Pero, nag-input nga si user ng 16.3. So, ito na yung bago nating value. Ayun. Tapos, sa 7 naman, first num, yan, 2 times second num plus staticas and z. Ayan, alam naman natin na yung staticas ay i-convert niya yung laman, yung
i-convert niya yung dating data type o yung value niya kung ano yung sinet mo siya dito. Halimbawa nga, pag double ito o floating point number ito, tapos int to, i-convert niya ito to int value. So, yung 16.3 mo ay dahil sa static cast, magiging 16 na lang. Ayun. Tapos, yan, ito 2 times second num, ano ba yung sa second num natin? So, bale, 8 siya, yung sa second num natin. So, 2 times 8, ayun, plus 16, yun. Tapos, 32 yung sagot, at i-store niya daw, yan, sa first num na value. So, sa 7, napansin nyo, 32 na yung bago nating value. Tapos, sa 8 naman, mag-input ulit yung user natin. Halimbawa, yung in-input niya ay Jenny. So, ito na. Dati, wala siyang laman, pero yung nag-input si user, nagkaroon na yung value, yung string natin na ang variable name niya ay name. Ayan. Tapos, next naman ay ano na tayo? Si 9. So, dito na tayo. Sa second num naman, second num plus 1. Alam natin na yung second num natin is 8. Yung plus 1 daw natin yon, so, magiging 9. Tapos, i-assign daw ito sa ating variable name na second num. So, ang second num na natin is 9. I-replace niya na yung luma nating value. Tapos, ito na, naging bago na siya. Naging 9 na. Tapos, next naman ay sa 10. CNC, yung CH. So, mag-input yung user natin. Halimbawa, ang in-input niya is D. Yan. Napansin nyo na naman, re-replace yung value natin na A na D. So, ito na yung bago. No, ito na yung bago nating value sa ating char na variable name niya is CH. So, 11 na tayo. So, first num daw, first num plus static cast in CH. So, ito, i-convert naman ng int natin itong CH na character para magamit niya sa operation. Yan. So, itong first num natin, alam natin yan. Yan. Na 32. Ayan. First num, yan. First num plus 32 plus 68 equal 100. So, yung 100 na answer dito o yung result ay i-assign niya ito sa ating first num. So, dito sa 11, naging 100 na yung value ng first num natin. Na-replace niya na yung luma nating value. Sa 12 naman ay first num plus static cast. Ay, sa 12 ito. Sa 12 naman ay ito, first num minus z, ayan, ima-minus lang ito yung laman ng ating value. So, sa first num ay 100 minus z, ang z natin ay 16.3, so yun, so bal maging 83.7. So, ito na yung magiging sagot. Diba tama naman yung kanina, yung ginawa nating program? Ganito lang magbasa o mag-analyze ng pag-store ng value sa iyong variables. At alam naman natin na at itong walkthrough ay magandang i-practice natin para masanay tayo kung ano yung mga value na nasa-store sa inyong variables. Para alam din natin kung ano yung magiging result
once na mag-perform it o execute ito ng ating computer. Meron din tayong mga commonly used escape sequences sa C++. Yan. Kanina nakita nyo na gumamit ako ng tab. Itong symbol na to, yung backslash T tab. At nagkaroon siya ng mga space. Yan. Meron din tayong tinatawag na new line. Itong new line ay same lang siya ng function doon sa end line natin. Pero ang kagandahan ng new line ay kahit saan mo siya ilagay at mas maraming mga programmer ang mas gustong gamitin itong new line. Tapos ito yung symbol ng backspace, yan, backslash b. Tapos pag return naman backslash r. Tapos kung gusto mo mag-print ng backslash, double backslash lang yung gagamitin mo. Tapos pag gusto mo naman mag-print ng single quotation mark, backslash tapos single. Tapos pag gusto mo naman mag-print ng double quotation, backslash tapos double quotation. Now let's try to create a program using the escape sequences in C++. Ayan, bumalik ulit tayo dito sa ating IDE. At mag-create tayo ng mga escape sequences. Gagamit tayo ng escape sequences sa ating program. So, cout. Yan. Halimbawa, ano pa? Hello. BSIT. Black. 4 and 5. Oops. Don't forget yung double quotation kasi string yan. Yan. Tapos dito ay cout. Lagay tayo dito ng first year kami. Ayan. Halimbawa lang na first year kami. Tapos, ayan. Ito yung example natin ng content natin o yung output statement natin. At gusto natin to gamitan ng new line. So, pag new line, backslash nga, diba? And, diba ang new line? Ayan. Oops. Comment. Ayan. Pag new line siya, diba, ay same lang siya ng future kay end line kasi magkakaroon niya ng new line o next line. Ayan. Tapos dito lagay tayo ng tab. Ayan. Oops. Ganito. Tab. Pwede din to, kung gusto mo medyo, maraming space. So, gagamit ka ng dalawang tab. Yan. Lagyan natin dito, tab. Tapos, ay, meron din tayong, ano pa? Ano pang gusto nyo yung example ng escape sequence? Ayun. Yung kung gusto nyo mag-print ng single quotation, ganito lang. Halimbawa, gusto mo mag-print yung single quotation sa loob. Ano ba? TikTok. Yan. Yan, pwede yan. So, ganito yun. Tapos, lagay natin dito ay single quotation. Ayan. Tama ba spelling? Tapos, yan. Pag double naman, syempre,
kailangan mo ng ganito, double quotation, TikTok ulit. Tingnan lang natin guys para makita nyo yung pagkakaiba. Tapos ito ay double quotation. Ano pa? Kung gusto mo mag-print ng backslash, di ba? Double backslash lang. Yan, halimbawa may ganito. Yan. Backslash. Yan lang. Ito yung mga example natin. So, pag in-run natin yan, baka naman mali. Wala tayong linagay ditong semicolon. Yan, tingnan natin. Let's try and run the program. Mali din to kasi hindi tayo naglagay ng semicolon. Okay na yata to. Yung. So, nakita nyo na. Ayan. Hello, Beast IT Block 4 and 5. Kung napansin nyo dito, naglagay kasi tayo ng new line kaya bumaba. Yun, nagkaroon ng new line kaya bumaba itong first year. Yan dito. Diba same lang siya ng end line. Kasi yung new line ay yung next line niya yung kan natin. Itong statement na yung pangalawa. So, tapos ito, napansin nyo din yung tab. Ayan. Bakit tayo naglagay? Naglagay ako dito ng palatandaan ng ito, yung ito. Para makita nyo lang na yung tab dito. So, ito, tinagyan ko lang siya ng single quotation. Pero kahit tanggal niyo yung single quotation niyan, gagana yan. Gusto ko lang makita niyo yung agwat niya. So, ito. Yung tab. Yan. Pag isang tab, ganyan. Yan. So, medyo malawak itong tab dito. Kasi nga, ay double tab yung ginawa natin. Ayan. Tapos yung kami, TikTok. Ayan. Ito, nagkaroon tayo ng single quotation dito sa TikTok. Tapos, napansin nyo din naman, meron din siya dito, TikTok, tapos double quotation. Tapos, nakita nyo din, yung backslash, ayun o, na-print din siya. Yan. So, yun lang. Kapag binala din natin to, pinakita ko lang kanina yun ha. Baka sinalito yung iba. Bakit daw may single quotation yan. Inagay ko lang yan para palatandaan dun sa space. So, pwede naman. Pwede ito. Ito talaga yon. Yan. Yun lang. Ayun, diba? Nagkaroon siya ng line. Ito yon. Nag-backspace nga siya. Yan. So, yun lang. At sana may natutunan kayo sa akin. At hanggang sa muling. Bye!